Magandang umaga o araw po muli sa lahat ng aking mga taga-subaybay dito sa YouTube channel, no? Dito po sa inyong lingkod si Rodney Ayala. Hindi po ako pastor o hindi po ako mangangaral. Ako po ay isang tagapagturo sa isang kuleyo bilang engineer. At ito lang po ay aking share. Share ko lang po sa inyo ito. Dahil lang po at request din po ng mga kababayan ko sa isang bayan ng Teresa Rizal doon sa nais na malaman tungkol saan nga ba matatagpuan itong ating Garden of Eden. Dahil ito po ay continuation, pagpatuloy po natin ang ating kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, mga history ng ating mundo. Kung babatayan po natin ang ating banal na kasulatan, nakasulat po doon o merong ilagay na clue kung saan nga ba matatagpuan ang Garden of Eden. Doon po ay mayroong sinabi na ang Garden of Eden, sa paglabas mo roon ay mayroong kang matagpuan na apat na ilog. Ito ay nahahati. No? Apat po na ilog. Ang isang ilog sa gawing kanan ay ito po ay Gihon, at sa kabilang kaliwa naman ay ito ay Pison. At ang Pison po ay papuntang Araba. Okay, papuntang Araba, ito po ang binanggit ng Diyos. Doon ay mayroong mga lantay na ginto ang matatagpuan doon. No? Mga lantay na ginto. So, saan po ba ito matatagpuan itong Araba nito? Siyempre sa Saudi Arabia. Dito natin natatagpuan, at alam naman natin lahat na lantay na ginto ang mga nariyan. So, malinaw po na sinabi na dito po ay mga lantay na ginto ang matatagpuan roon. O, malinaw po yan sinabi, mga haspe. O, mga magagandang uri ng klaseng ginto, riyan po matatagpuan. Ano eh? Okay, malinaw po yan ha. So, Saudi Arabia o lupain ng mga Araba. So, hindi po tinatakay doon o tinutukoy doon Saudi Arabia, o basta lupain po siya ng mga Araba. Kung tawagin po natin sa English ay Arabian Peninsula. Okay, sa kalawing kanan naman ay sinabi na River of Gihon. So, ibig sabihin, doon daw sa River of Gihon, andun pa ngayon yan, doon daw matatagpuan ang mga bakal, tanso, o anumang kagamitan, doon mo matatagpuan ito. So, ang karugtong po niyang, sa Iran po yan, makikita. So, ang karugtong po yan, diridiritso yan sa Afghanistan, papuntang India. Karugtong po yan sila noon. Nung araw kasi wala pang India yan. Persia pa po yan nung araw. Pero nung araw po yan, pinakauna po talaga niyan ay salitang Mesopotamia. So, yan po ay mga Greek ancient name. Ngayon, pag dumiritso ka naman, kasi sinabi kaliwa kanan, pag dumiritso ka naman, doon matitagpuan ang ilog ng Tigris at Euphrates. So, meron pong clue. Then, until now, in the present, the river of Euphrates and Tigris still exist, no? Yung river na papuntang Arabian Peninsula, wala na po yan. But until now, still have a clue yung sinasabing mga lantay na ginto ay matatagpuan roon. Okay. So, yung Euphrates at Tigris hanggang ngayon nandito pa. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba ito bandang gawin ang Garden of Eden. Ayan po yung mapa natin, ha, World Atlas map. Okay? So, ito pong katulad nito. Okay, ayan, ha, Middle East at Persian Gulf. Okay. So, ito po dito ay Persia, o ito yung Persian Gulf, at malinaw po diyan Saudi Arabia, at ayan Arabian Peninsula. Okay? Ang sinulat po sa Bible is lupain ng mga Araba. Araba. O ngayon, ang ilog po na yan ay papunta dito. Hanggang ngayon, meron pa po yan. O, ang ilog, no? Pag alis doon, ayan po yung Tigris, ilog ng Tigris. At ito po yung Euphrates. Okay, ayan po yung ilog Euphrates. Okay, ayan ang ilog Tigris.
At ito naman ang ilog ng Euphrates. At itong ilog na ito ay nabago na ng kanilang pangalan. Okay, wala na po, hindi na po siya Gihon. Iyan na po yung ilog na yan. Yung kulay blue, iyan po yung ilog ha, ilog na malaki yan. Ngayon dito sa Araba, Arabian Peninsula, wala na pong ilog dyan. No, nawala na, tabunan na yata eh. So, pero meron tayong clue na iniwan ang Diyos. Kundi doon matatagpuan ang lantay na ginto. Okay. Kung makikita ninyo, ayan po may ilog ha, ayan o ilog. Yan kulay blue po na yan, ilog yan. No? Ilog po yan, yung kulay blue na yan. Ngayon, doon po sa gawing itaas, andoon ang ilog Euphrates. Ha? Andoon ang ilog Euphrates at ilog Tigris. Ayan, okay. Dadaan po ng Iraq. Old name, ancient name is Mesopotamia. So, ang salitang Mesopotamia is Greek. Okay. So, ngayon, kung paliliitin po natin yung mapa, ayan po yung ano, malinaw ha. Ayan, parting gawing ito, somewhere here, is a Garden of Eden. So, dito lang siya nagmumula. Dito nagsimula ang mundo o ang tao natin. Dahil malinaw na sinabi sa kasulatan, sa gawing silangan. Kaya ngayon po ang ating mundo dahil habang tumatagal, no? So nabubura na po ang lahat ng mga ating history kung saan nga ba ito nagmula. Ngunit nagbigay po dyan ang clue ng ating Panginoon. So, ang ating pong Garden of Eden, tubig na. So, hindi na po siya makukuha o makikita dahil iyan po ay tubig na. Kaya po nanggaling dyan ang tao. So, ang tao po ay manggaling dito sa gawing silangan dahil po sa panahon po ni Moises, ang lahi po kasi ni Japheth nagpa-Europa. So, ang lahi po kasi ni Cam ay nagpa-South Africa. O, ang lahi po ni Sem ay bumalik po dito sa silangan. Malinaw po yung sinabi ng ating Panginoon, kung makikinig po tayo sa salita ng ating Diyos, hindi po tayo maliligaw. So, iyon po yung clue na ginawa, binigay ng Diyos. Nag-iwan, paglabas ng Garden of Eden, nag-iwan ng apat na ilog doon. Sa kaliwang kaliwa kanan, Gihon at Pison, at pag dumiretso ka, ilog Euphrates. So, hindi po mangyayari na doon din po sa Iraq, yung Garden of Eden, kasi yun po ang pinagdugtungan ng ilog. Doon po ang pinagmulan. So, ang ibig sabihin, parting baba. So, itong Persian Gulf, ang nakita ko na kung saan ang pinagmulan ng mga ilog. Okay. So, marami pong salamat. Sana kayong ay may natutunan muli doon sa mga sailor o mga sailor men, sailor woman, mga sumasakay ng passenger ship. Oh, yung pong inyong nadaanan ay Garden of Eden na, iyan yan po yung Persian Gulf. Kaya lagi ang tao dyan nag-aaway. No? So, ang Persian Gulf, iyan ang ating Garden of Eden na sinabi nila, spirit na wala na, idagat na. No? Kaya sabi talaga nila, spirit, hindi na nila makita kasi dagat na. Sige. Okay, hanggang sa susunod, hanggang sa muli, no, i-share ko sa inyo sa susunod, yun kung saan nga ba o kung sino tayo ng mga lahi nagmula at kung saan natagpuan. Nung araw kasi, napuntahan ko itong 2001, kung saan yung Arko ni Nui na padpad. So, sa susunod po muli, antabayanan po ninyo ulit ako. Maraming salamat sa nag-request dyan sa Teresa Rizal. At sana naintindihan mo, kapatid. Yo, babae yun. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. No? At ang sabi niya, na sana yung history mo. Okay, iyan na po yung history natin. Persian Gulf is the part of our Garden of Eden. Sasanggang sa muli po, marami pong salamat.